So, ayun mga kaergan, maganda nga po. Ito po si Locos Erganor PH. Ayun. Papakita ko po sa inyo itong barrel na ito na sinasabi ko noong nakaraang mga videos natin na hindi lahat ng local barrel natin na nabibili ay perfect yung pagkabutas. So, meron pa rin nabibili kahit sabihin natin matagal na yan gumagawa o mausay yan gumawa. Eh, meron pa rin nabibiling hindi talaga perfect yung pagkagawa. Tulad na lang itong barrel na ito. So, sa dulo, sa kabila, eh, kung titignan mo, nakasentro naman. Pero pagdating po sa gitna, di po siya naka-align o hindi po straight yung butas niya. Hindi siya nakasentro, mga kaergan. So, ibig sabihin nun, eh, pangit yung pagkabutas. Hindi perfect. So, kung sa panlabas, okay siya, straight, pero sa loob pala eh, hindi maganda o perfect yung pagkabutas. So, kahit dito lang makikita mo na hindi na siya nakasentro. Sa dulo, okay naman, nakasentro. At sa mismong chamber, nakasentro naman. Pero pagdating pala sa gitna eh, hindi na perfect. So, mas maganda kung ilagay po natin doon sa machine para makita po natin ng mabuti kung ano po yung sinasabi ko, mga kaergan. So, at mas madaling i-check kapag nasa machine po. Mas madaling makita kung ito ay hindi nakasentro, mga kaergan. So, check po natin. So, ito po yung sinasabi kong barrel ng ergan natin na hindi nakasentro ang butas. Maliwanag po na hindi nakasentro yung butas niya. So, yan po yung sinasabi ko sa naunang videos ko. Barrel po ng ergan natin, dapat i-check muna. At bago mag-chamber, dapat check mo muna para maganda yung align ng pagka-chamber niya. Kasi kapag dito ka lang sa labas, dito mo lang labas kinuha yung sentro niya, straight niya, eh sa butas, hindi pala nakasentro. So, kapag chinemberan mo yan, wala na. Di na po siya nakalinya. Di na po siya nakalinya ng maayos. So, banking yan kung Ilocano. Banking na yung pellet mo. Hindi na maganda ang tamang.